Isang napakagandang araw sa inyo mga paps. So, it's me again, Joms Moto Vlog. So, sa video natin for today, i-explain ko sa inyo yung trabaho ng ating Bellery Groove. Ayan. Or modified or kalkal. Nag-review tayo nung nakaraan dun sa ating nilinisan na panggilid yung regarding dun sa Bellery Groove ni Riggs Moto. So, nag-comment siya dun sa ating video. So yan. Kaya gumawa ako ng video na to mga paps para na rin i-explain ko sa inyo kung ano ba yung trabaho ng bell sa ating CVT. So i-explain ko na lang yung mga basic na trabaho para na lang din mas madali nating maintindihan, dahil kung masyado nating lalaliman yung mga term baka tumagal tong video na to. So ulitin ko, basic na basic ng tong ipapaliwanag ko. So sana mga paps makatulong to sa mga bago na gustong malaman kung ano ba yung trabaho ng ating regroup or kalkal. So meron tayo sa harapan natin mga paps. So andito yung ating pulley set. Ayan, ito yung kanyang backplate. So sa loob ng pulley set, andyan yung mga ating bola or ply ball. So andito yung kanyang drive face. Ayan, pares yan dyan. Andito yung ating belt. Ayan. Andito yung ating magic washer or pulley washer. Ito yung ating torque drive or yung rear pulley. Ito yung ating clutch bell. So sa clutch bell nga pala mga pop, so marami tayong uri ng ating clutch bell. So meron tayong stock. So sa stock clutch bell, so wala yang ganyan, makinis lang yan. Wala yang regroove. Meron tayong modified or regroove kalkal kung yung pagkakakilala ng karamihan, yung kalkal. Meron tayong reinforced or yung parang nilalagyan pa siya ng extra na bakal dito sa gilid. Yan, para ginagawa yung reinforced para maiwasan yung pagbengkong ng ating bell. So yan, marami ding gumagawa ng ganon. So sa mga kalkal naman, nilalagyan nila ng parang ngipin. Ayan, or nilalagyan ng regroove. Tapos yung iba, binubutasan pa dito yan para hindi pumasok yung mga dumi sa loob ng bell. So i-explain ko dito sa topic natin kung ano ba yung pros and cons or advantage and disadvantage ng stock versus dun sa ating modified or kalkal. So sana mga paps, tapusin nyo tong video dahil sigurado ako makakatulong to sa inyo, lalo dun sa mga baguhan na ayaw kong magpa-regroup or natatakot pa magpa-modified nung ating clutch bell. Ito yung nangyayaring actual sa loob ng ating panggilid or CVT. So explain ko na lang, basic lang naman to para na lang din sa mga bago na gustong malaman kung ano ba yung trabaho ng ating clutch bell. So ang trabaho ng clutch bell, ito yung nagpapa-under sa ating gulong sa likod or yung sa gearbox. So ganito yung nangyayari dyan mga paps. Ayan, nakaganyan yan dito. Tapos, yan, ganyan ang forma nyan pag nandun sa ating panggilid. Umiikot tong ating torque drive. Tapos itong bell, naka-steady lang yan dyan. Habang umiikot yung ating torque drive during acceleration, hindi iikot yung ating bell hanggat hindi natin pinipiga yung throttle or hindi natin tinataasan yung RPM. Bali ganito, ang nangyari dito sa ating torque drive or dito sa ating clutch assembly, yung clutch pads natin, during acceleration, bumubukas yan or bumubuka-buka yan. Ayan. Meron yung clutch spring sa loob. Ayan, di ko na siguro bubuksan. Siguro sa ang itsura ng clutch spring, ganito. So ayan, meron yung tatlong clutch spring dito sa loob. Ang trabaho nyan is para bumalik yung ating clutch pad. So bumubukas yan. Kapag nagkaroon ng engagement dito sa clutch assembly at ito sa ating clutch bell, papaikutin niya na tong bell. Kapag bumukas na yung ating lining sa loob, so
magkakaroon niya ng engagement doon between sa ating clutch assembly at ating clutch bell. So pag bumukas yan, sasabay na tong ating clutch bell. Pag umikot na to, kasabay na nito yung ikot ng gulong natin sa likod. Yan, or yung ating gearbox. So yun, yun na nga. So basic lang naman yan, mga paps. So ano ba yung trabaho nito ng mga parang ngipin-ngipin na yan o regroove? Trabaho nito, mga paps, ng mga groove na yan. So pinapalawak niya yung surface area kung saan magaganap yung friction between ng ating bell at ng ating lining. So yan ah. So hindi yan kinalkal para lang ano, design lang ganyan. So may trabaho yan. So ginawa yan, pinapalawak niya yung surface area kung saan magaganap yung ano, magkakaroon ng friction. So yan. Kapag yung bell natin, mga paps, is sobrang kinis na, sliding na yon yung tawag doon. Doon nagkakos ng dragging or nagkakaroon ng dragging dahil kapag bumuka yung ating lining doon sa loob ng ating torque drive, magkakaroon siya ng power loss dahil dudulas lang yung ating lining doon sa clutch bell. So doon nagkakaroon ng dragging. Yun yung nagkakos ng dragging, yung power loss. Dahil nga pag bumukas yung ating lining, ayan, kapag bumuka yan, tapos sobrang dulas ng ating bell or sobrang kinis, dudulas yung lining natin sa bell. So hindi magiging ganun yung kaganda yung kapit niya. So kaya nilagyan na niya ng mga groove dyan. Yan, pinalawak niya kasi yung surface area. So ano siya, nagkakaroon ng extra friction. Yan. Sa mga nagsasabi naman na nakakaubos daw to ng lining, totoo yun, mga paps. So pag nagpa-regroove kayo ng bell, so meron niyang advantage at disadvantage. So ang advantage nito, mga paps, pag nagpa-regroove kayo ng bell, so mawawala talaga yung dragging. Kung mga 90% ganyan, mawawala yung dragging ng motor nyo. Dahil mas magiging maganda yung kapit ng lining mo doon sa clutch bell. So yun ang advantage nun. So ang disadvantage naman yan, mga paps. So kung stuck ang clutch lining mo tulad nito, ayan, stuck yan. Tapos nagpa-regroove ka ng bell or nagpa-modified ka ng bell, possible na yung itatagal ng lining mo, halimbawa, tagal siya ng mga 3 taon yung ating clutch lining na stock, siguro mga 2 taon na lang yung itatagal niyan. Assuming lang naman yun for the sake of this discussion lang, mga paps. So mababawasan siguro siya ng mga around 30% ng lifespan ng ating stock na lining pagka gumamit tayo ng modified na bell. So advice ko na rin sa inyo, mga paps, kung gagamit kayo ng modified na bell, gumamit kayo ng mga aftermarket. Yung mga meron kasi itong tinatawag na ano, soft compound tsaka hard compound sa mga clutch lining. So yung soft compound, ito yan yung stock natin. Parang kahoy yung itsura nya. Ayan, yung gaspang nya parang kahoy. So yung mga hard compound, yun yung mga usually ang kulay nun kulay itim eh. Yung mga hard compound na lining, yung mga aftermarket. So marami yan, maraming brand dyan. Mag search na lang kayo ng mga aftermarket na mga clutch pads. Ayan, so pagka-stock ang ano mo, stock ang clutch lining, posibleng mapudpud agad yan pagka gumamit ka ng modified bell. So advice ko na lang, pag mag-modified kayo ng bell, gumamit kayo ng aftermarket or yung mas matigas. Kaya nga tinatawag siya na hard compound. Ayan. So mga nakagamit na rin dyan, mga paps, ng ano na mga regroove, mga naka-experience na rin. So pwede kayong mag-comment sa baba para na rin makatulong tayo sa mga gustong magpa-bell regroove. Ayan. So para sa akin, ang advantage nung regroove, siguro okay na ako dun sa ano niya, sa advantage niya. Kahit naman maramdaman ko yung disadvantage, kung malaki naman yung maitutulong man sa akin, syempre okay na yan. Tanggapin na natin na
pagka-stock to, uupo rin niya ng mas maaga. Ayan. So maraming salamat sa panonood mga paps. So sana mga tulong tong video na to doon sa mga bago pa lang sa CBT. So sa mga bago pa lang din sa ating channel, so huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video. So kung gusto niyo mga tutorial regarding sa CBT, scooter, or ano klase ng motor, so visit lang kayo sa ating channel, Joms Moto Vlog. So ride safe always mga paps. Thank you.